Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko nga pala po ngayon ay door lock po ng dump truck. So, itong door lock po na to ay electrical and electronic operated po to. So, idadiagnose ko po to at dalawa po ang pwedeng panggalingan, either electrical po or mechanical problem. So iisa-isahin ko po itong pagdadiagnose nito, kasi pwede pong mangyari sa electrical problem, pwede rin po sa mechanical problem, or nagmamalfunction po yung mga mechanism nito, yung mga spring, yung mga rod. So, pagmasdan po natin. Ito po, umpisan po natin sa electrical diagnosing. Ito po yung motorized niya para mag-move yung door lock. Ito po, magko-close sa either open. Close open po to para mawala, matanggal po rito sa ano rito, sa pintuan. Pag once na binubuksan natin, itong lock po na to ay magla-lock at saka mag-o-open. Pag pinagana po natin yung motorized po ng ano, ng door. So ito po, i-activate po namin. Okay, paki-activate nga yung switch dyan. So ito po. Sige on. Oh, yan. So sa makatuwid po, walang problema ang electrical, kasi gumagana po yung motor niya. Yung naga-unlock at saka lock ng pintuan po. Ito po siya. Pakiano nga ulit, pre. Yan. So wala pong problema yung electrical nito. So dito po tayo sa mechanical problem po. So, since ang electrical motorized po ay hindi sira, so ito naman po yung tatanggalin para malaman po kung anong problema dito, kasi hindi po naglalak to. Once na isinara po, hindi po kumakapit dito. So ito po yung titingnan sa loob para malaman kung anong nangyari po, kasi sa electrical wala pong problema. So alamin po natin. So ito po. Ito po kasi kapag nagkaroon ng mga dumi o alikabok, isa pong dahilan na hindi mag-a-activate yung mga mechanism dito. So kailangan pong malinisan din to para gumalaw po yung mga spring, yung mga mechanism dito sa loob. So iti-test po natin. So umpisan po natin mag-spray ng ano, ng pampatanggal ng mga dumi na namumuo. Sisprayan natin ng WD-40 para mag-move yung mga mechanism. Yan.
So, umpisahan lang po muna natin sa cleaning. Ngayon, kung hindi po makuha sa cleaning, pwede na po tayong mag-check ng mga ibang ano, kung mayroon tayong pwedeng ma-repair dito. Pero kung hindi po pwede, kailangan na po nga mag-request ng bago. At pagkatapos sa mag-i-spray po tayo ng langis para dumulas po. Ayun po. Yung pinang-spray ko po kanina, yung pampatanggal ng mga dumi yon, at yung pangalawa naman ay pampa ano ng mga kalakalawang. At itong pang tatlo naman po ay lubrication para dumulas po yung move ng mga mechanism dito. So itatry po natin. So ito na po, confirm na po yung problema. Ang problema po ay door lock. So papalitan ko na lang po ito ng bago o orderan ko para mapalitan. At yung sira nga pala po ay yung mga plastic spacer dito sa pagitan ng mga movable parts po dito sa loob. Kaya nagbabago yung ano niya position once na sinasara yung pinto. Once po na isinara ng ganyan, so hindi niya po nailalak ng steady kasi wala na po yung spacer niya. Yun po ang nag-ano para wag mag-move yung mga mechanism dito. Kaya ganun po ang nangyari. So yung electrical po, wala pong problema sa electrical. Since yung motorized po, nag-activate siya. So ito po yung sira. Ito yung lock na to. Nakalagay po dito. Tapos kakapit po dito sa may ano na to. Dito po. Ayan. Po siya nakalagay sa loob. Katapos sa lulusot po dito. At ito naman po yung mga control niya. Wala naman pong problema. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.